So yun, harvest time muna ulit tayo mga tol. Dahil yung ating Lampropel Manigerimum ay nag second clutch. So ayan yung mga kailangan natin na tools. Subukan natin kung makukuha natin ng maayos at tingnan natin kung maganda ba yung resulta ng kanyang double clutch. O ayan, ating female na Lampropel Manigerimum. So tingnan natin kung ano laman yan. Ayun. So medyo malabo dahil makapal yung sapot niya, pero yun, nakikita ko na yung ating exact na kukuhanin. Yan, so sana maganda laman yan. Yan. So nag-double clutch siya mga tol nung middle ng January. So yan, simulan na natin ang pag-pull out ng ating exact. So sana talaga, inaasahan ko na maganda to. Yan. Medyo kapalan sapot. So yun, silipin natin. Ayan, dahil kulay black siya mga tol, hindi natin siya basta mapansin sa loob, yung exact lang yung nakikita ko ng malinaw, puti. Yan, sana makuha natin agad. Kasi mga tol, yung unang exact na kinuha ko sa kanya ay sobrang tapang niya. As in, yun, dahil old world siya, medyo mabagsik to. So kailangan mag-doubly ingat tayo. So yan, shoutout pala ulit kay bro Igor Ranz. Yan, lagi yang nakaabang, laging nanonood. Salamat sa iyo tol. Yan, so kunin na natin si Exact. Yan. Yun, binitawan naman niya agad. Yun, pero galit siya oh. Kita niyo yung paa? Paa lang yung nakikita ko din kasi kulay black talaga siya. So ayan ang ating exact. Mukhang maganda naman. Medyo mabigat. So maya-maya buksan na natin para makita na natin yung sorpresa. Yun. So ayan oh. Grabe. Yan yung kanyang posture lagi. Pag sinisilip ko siya. Yan, gusto niya lagi akong kainin. Kaya yan, takpan na natin ito mga tol. Baka mamaya lumabas pa to. Medyo delikado talaga siya. So yan. So ngayon, buksan na natin ang ating exact mga tol. Sana maganda. So ayan na. Excited na ako mga tol. So ayan mga tol, bukas na at napakaganda ng laman. Ayan, halos lahat ay may paa na. So eggs with legs. Sobrang ganda mga tol, wala akong nakikita ang bad eggs. Ayan. Sobrang swerte naman. Magaling talaga mag-anak yung ating female na yan. Yun o. So gawa naman tayo ng ating incubator na paglalagyan yan. So yan, tabi muna natin. Eh, sa ngayon, gagamitin natin muna ay tissue. Lagay natin sa isang maliit na lalagyan. Ayan. So, nilagyan ko na rin ang pangalan. Lampropel Manigerimum. Ayan. So, tissue lang sa muna sa ngayon. Dahil naubos na at hindi ko makita yung mga stockings. Kaya ayan, sobrang simple lang. So, ayan, fold lang natin. Ayan. Ito, sobrang simple nito. Ay. Ayan, lagay na natin sila. Grabe talaga, hindi ko in-expect to na yung kanyang second clutch ay sobrang ganda. Kasi mga tol, yung unang anak niya ay medyo kakaunti, para nga sa mga 30 plus lang. So ito, grabe ayun, sumabit pa yung isa. Ay, ayan o. Uy, sumabit.
Oh, yun. Okay na. O, ayan. So, ilan to sa tingin nyo, mga tol? Nasa 100 kaya to? Ayan. So, parang wala akong nakikitang mga bad eggs. Ay, meron pala. Ilang piraso na walang paa. So, yun. Merong ilang pirasong hindi nag-develop, pero hindi na yun masama sa isang double clutch na egg sac. Grabe, so madami na naman tayong nadagdag na alaga. So ito yung aking mabilisang incubator, mga tol. So ulit, vermiculite ulit yung ginamit ko. Yan. Dahil nung mga dating ginagawa kong tissue ay nagkakaroon sila, mga tol, ng molds. So ayaw na nating maulit yon. Kasi kailangan lagi silang basa. Kaya pag medyo mataas yung humidity tapos medyo mainit or mataas din ang temperature, medyo prone sila na magkaroon ng molds. So every other day kailangan natin yun i-spray yan. Yan. Pero ito medyo tumatagal kahit mga ilang araw na hindi mo siya i-mist dahil nag-hold talaga siya ng tubig. So, napakaganda para maging source siya ng moisture. So, ayan. Pwede na nating ilagay yung ating mga itlog. Ay, itlog pala nung gagamba natin. Ayan. So, ayan mga tol. Importante. Meron ding mga moisture dyan sa mga walls, sa mga gilid ng ating tawag dyan, incubator. Ayan. So, ayun, nakakalimutan ko na yung sinasabi ko. So, ayan. So, sana tuloy-tuloy na pag-develop nitong mga to. So, ihahanda ko na rin yung ating mga lalagyan para sa kanila. At medyo marami-rami talaga sila. So, hindi na siguro matagal na magde-develop to. Ayan, sure na sure yan. So, sobrang saya ko, mga tol. Mamaya na natin bibilangin. Takpan na natin ang ating egg sac. Yan, so pagkatapos nito, pakainin naman natin yung ating female dahil medyo matagal-tagal din siyang hindi kumain. Yan, bigyan natin siya ng dubia. Isang malaking adult dubia. Ayan, galit na naman. Uy. Nice takedown. Kawawa naman yung dubia. Rest in peace, dubia. So, yun mga tol. Abangan nyo na lang ulit yung next video natin. So, hindi ko pa masabi kung ano yung next na i-upload natin pagkatapos nito. Basta abangan nyo na lang. So yan, sana ay nagustuhan nyo yung ating topic at video ngayong araw na to. So, yan. Hanggang sa susunod ulit, mga tol. See you in my next video.